Lito. Alam mo, ikaw nakakapansin na ako, ha? Bakit parang ako lang yung nahihilom? Diana, nahihilom na rin ako. Alam mo, Lito. Dear. Sobrang saya ko ngayon. Parang imposible. Parang lahat kaya ko gawin. Tagal ko nang binaramdaman to. Andito ako para suporta ang kaya na. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Importante masaya ka. Sobrang saya naman yan. Pangako mo, nakasuporta ka. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo, Alyana? Napaka-espesyal mo sa akin. Cheers. Cheers. Duh. Huwag na tayo maglokohan. Alam na natin yan. Kung hindi ka naman nagalit dun sa suit ni Alyana, pagpapasensyahan mo naman yun ang ari kay Macoy. Tsaka, ano ba masama dun sa suit ni Alyana? Eh, nagtatrabaho lang naman yung tao. Siyempre, minsan kailangan niya magbihis na maganda para maging presentable. Di ba? Swerte-swerte mo nga eh. Maganda at sexy si Alyana. Eh, natural lang na gamitin niya kung ano man ang meron siya. Dapat ka, pasalamat ka dahil kayo yung nagtutuluyan eh. Kung tutusin, mas bagay sila ni Boss Lito, di ba? Isipin mo na lang, kung sila ni Boss Lito nagkatuluyan, eh di napakaswerte na ni Alyana ngayon. Ang sarap-sarap ng buhay niya. Hindi siya tago ng dahil sa'yo. Dapat magpasalamat ka talaga. Haba-haba na rin ng pinagtitiis ni Alyana sa'yo. O, ilang beses na kayo naghiwalay. O, pero iniwan ka ba? Hindi, andyan pa rin siya, di ba? Andyan siya sa tabi mo. Kahit ganyan ang buhay mo. Tanger, hindi ko na gusto tabas ang dila mo. Bakit? Ano ba masama sa sinasabi ko? Masakit ba? Hindi mo matanggap ang katotohanan? Ha? Uy, Cardo! Cardo! Magkaibigan tayo, Mamja. Pero lumalagpas ka na. Mas makabubuti siguro, Taduran, kung magpapasensya mo na lang si Cardo. Ikaw naman kasi, bakit mo pa sinabi sa kanya yun? Alam mo na nga, problemado yung tao eh. Sila ni Alyana, tapos pinamukha mo pa sa kanya. Anong masama sa sinabi ko? May sinabi ba ako masama? Lahat naman ang sinabi ko totoo ah. Napikon siya kasi nagsasabi ako ng totoo. Manager, maski na, edi sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Alam mo naman ang dami nating problema, dinagdagan mo pa. Problema? Eh kaya lang naman tayo may problema nang dahil sa kanya. Isipin nyo nga, wala naman tayo sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa kanya. Manager, hindi naman tayo pinilit ni Sir Cardo ang sumama sa kanya eh. Kusang loob natin na samahan siya. O nga naman, manager. Relax ka lang. Hindi naman din ginusto ni Sir Cardo na malagay tayo sa ganitong sitwasyon eh, di ba? Basta, wala na akong bilib sa mga diskarte ni Cardo. Kung meron lang ako mapupuntahang iba, umalis na ako rito. Huwag naman ganun, manager. Solido tayo dito eh. Kung may nasabi man si Taduran, sana pinagpasensya mo na lang. Tayo-tayo na nga lang eh. Magkakaawatak-watak pa. Sir Cardo, minsan,
Naunang pairalan niyang init ng ulo mo. Naunawaan ka naman namin eh. Alam ko marami kang iniisip. Yung kalagayan ni Lolo Delfin. Yung sa inyo ni Alyana. Pero sana naman, huwag ka naman mandami ng ibang tao para ilabas yung nararamdaman mo. Kung ako sa'yo, Cardo, aayusin ko na to. Mahirap yung nakakatampuan ng magkakaibigan. Tama si Major Basco. Ayusin mo na. Pati yung sa inyo ni Alyana, ayusin niyo na rin yun. Bumawi ka. Kausapin mo siya. Malit na tampuhan lang yan. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Pasensya na. Mali ako doon. Huwag kayo mag-alala. Bukas ayusin ko lahat to. Tatay, nandito ka na rin. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Kasi sobrang ako na pasaya ngayong araw na to. Masarap pala sa pakiramdam na kahit isang araw, ha, wala akong iniisip na problema. Alam mo, Alyana, ako rin dapat magpasalamat sa'yo. Dahil binibigyan mo ng katuparan ng mga pangarap ko. Makapiling ka. Maging akin ka. Dito. Alam mo naman na hindi pwede pangyari, di ba? Hindi na pwede. Hindi, Alyana. O ang unang minahal mo. At nangako ka sa akin. At kahit kailan yung pangako yun, hindi ko nakalimutan. Mahal na mahal kita, Alyana. Kasi akong alalahanin. Handa na ako sa kung ano man ang maaaring mangyari sa akin. Mahaba na rin ang naging buhay ko. Marami na rin akong nagawa. Lo, huwag mo kayo magsalita ng ganyan. Gagaling mo agad kayo. At natitiyak ko makakabalik ulit kayo sa serbisyo. Cardo, kailangan mo gawin ang lahat para maibalik ang dignidad at ang mabuting pangalan ng ating pamilya na patagal nating pinagkaingat-ingatan. Apollo, gagawin ko po ang lahat para malinis ko po ang pangalan natin. Bakit? Bakit parang malungkot ka? Madami na pong problema, Lo. Hindi po kasi kami ayos ni Alyane. Pati kami ni manager. Nag-aaway pa. Cardo, maaayos din ang lahat ng iyan. Marami ka nang pinagdaanan. Maaayos ang lahat ng iyan. Gawin mo ran kung ano ang nararapat. Naposis, Claire. Nasa CR pa tayo. Copy. Ang mabuti pa, maghiwalay tayong maghanap ng mga kwartong sinasabi mo. Mabuti pa nga po, Sam. Mag-iingat ka.
Respect! Sir! Sir, ito yung kwarto kung saan nakita ko si Mr. President na nakahiga at may sakit. Sekretong lagusan dito. Bumalik kong bantay. Umalis na kayo dyan. Dali na. General, negative po. Hindi po totoo yung sinasabi ni Elizabeth. Ginalugad po namin ang lahat ng kwarto dito sa palasyo, pero wala po kami nakita. Sigurado kayo? Opo. Ang nakita ko lang ho ay si Mr. President at saka si Madam Lily na magkasamang natutulog. Madam, wala na po si na Elizabeth. Ano na mahal na Ellen? Ano? Pag-ipanis na alak ka! Ayun. Alam na natin na hindi totoo nakita ni Elizabeth. Siguro, matatahimik na tayong lahat ngayon. Di ba, Aling Elizabeth? Humihingi ako ng tawad sa inyo. Naistorbo ko pa kayo. Lasing lang talaga siguro ako noon kaya kung ano-anong nakikita ko. Elizabeth, huwag kang humingi ng tawad. Lahat naman tayo nagdudunan sa mga kakaibang nangyari nitong mga nakarang araw dahil sa kakaibang kinikilos na Mr. President. Pero palaisipan pa rin sa akin yung biglaang pagkakaroon ng allergy ni Mr. President sa hipon. Yung biglaang pagpirma niya gamit ng kaliwang kamay. Pati na yung pagtawag niya sa ibang pangalan kay Aling Elizabeth. Ako din, James. Kumapit ang amoy ng sunog baga na yan sa akin. Mabuti na lang. Tagumpay ang plano mo, madam. Ay, salamat. Hindi ko na problemahin ang mga galamay at loyalista na yan ni Oscar. Safe na ang sikreto natin na dalawa ang Oscar. Nakita ko kagabi, hinatid ka dito ni Lito. Yun ba ang dahilan kung bakit ka namamoblema? Alyana, may nangyari ba sa inyong dalawa ni Lito? Alyana, umabot ba kayo doon ni Lito? Alyana, magkaibigan tayo. Kung anong sikreto mo, sikreto ko rin. Sige nga, tingnan mo nga ako sa mga mata ko ngayon. Aminin mo sa akin. Alyana. May nangyari ba sa inyo ni Lito? Maningan mo ako. Sinasabi ko na nga, be. Hindi dapat nangyari. May asawa ko. Mas mahal ko si Cardo. Mahal ko si Cardo. Pero mahal mo rin si Lito. Paano yun? Cardo, maiba tayo. Eh, sana hindi mo isipin na nanghihimasok ako, ano. Sana magkabati na kayo ni manager. Kasi alam mo, Cardo, hindi ata maganda na nasa iisang bahay tayo. Tapos, hindi tayo nagkakasundo. Tama po kayo doon, Chang. Pero ito lang nga, nag-isisip po ako doon sa ginawa ko eh. Hindi po dapat ako napikon at pinatulang si manager. Naiiya nga po ako sa kanya kasi hindi pa bigla-bigla ako eh. Alam mo, Cardo, ganun ata talaga. Pagkagalit ka, minsan hindi mo nakokontrol yung damdamin mo. Pero sana magkabati kayo.
Opo, Chang. Mamaya pag nakita ko si manager, hihingi po ako na paumanhin sa kanya. Sana mapatawad ka niya. Sana nga po. Diyos ko, hindi ko po alam ang gagawin ko. Nagkamali ako. Hindi dapat nangyari ang nangyari sa amin ni Lito. Alam ko, mahal ako ni Cardo. Pero hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako sa kasalanan ko ito. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya hanapin pagkatapos ng ginawa ko. Diyos ko, matawarin niyo po ako. Matawarin niyo po ako. Talaga? Ikaw ang nagluto ng agahan? Oo. Oh, eh kasi ngayon ang dating Lalyana. Kaya gusto ko, pagluluto ko siya ng pagkain niya. Ah, Cardo. Di ba't sasama sa amin sa trabaho? Major, baka hindi muna. Hindi pa rin kasi ayos ang kalagayan ni Lord Delfin eh. Jerome, ikaw, pwede ka na pumasok. Baka kulang sila doon ng tao. Kailangan ka nila doon. Hindi na, Cardo. Samahan na kita. Mas kailangan niyo ako dito. Salamat. O, tara na. Kumain na tayo. Tara. Manager. Kanin. Hindi na. Kakape lang ako. Wala akong gana. Sa gitna ng ulos pang